Malalaglang, malalaglang! Ah! Paano kung pagising mo ng isang araw ay naging sorbetero ka? Ice cream. Sigat na sigat na sa ating mga Pilipino. Pero sa likod ng masarap na ice cream na kinalakihan natin ay merong sorbetero na kumakayod para mabenta to. Kaya ngayon, gusto kong masubukan ang tunay na karanasan ng pagiging isang mamang sorbetero. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Panghulo, Malabon. Dahil ngayong araw, magiging mamang sorbetero tayo. At ngayong araw ay kasama natin si Kuya Pangs. Kuya Pangs, yap! Away! Pero syempre, kailangan muna natin magpaturo kay Kuya Pangs ng mga technique kung paano mabenta ang ice cream. Ano yung bata, pag narinig yung alembang mo, lalapit sa'yo. Tatanungin mo siya kung magkano bibili mo. Kuya, sampo nga po. Sasabihin mo, sa cone ba o sa cup? Sa cone ba o sa cup? Tatakarin mo na siya. Gandahan lang. Babara siya. Ah, ginaganto pala muna. Ganun-ganun. Yung pambitaw, yung clapper. Ang goal natin ay suyudin ang lahat ng dinadaanan ni Kuya Pangs. Wala tayong lalaktawan at lahat ay ating pagdadaanan. Alright guys, so magsisimula na tayo magbenta. Igaguide tayo ni Kuya Pangs para malaman natin yung mga technique. Kaso nga lang, meron tayong isang malaking problema. Bakubakong daan ang aming tatahakin at dahil umulan dito ay naging maputek ng sobra. Pero syempre, hindi na tayo pwede mag-back out. Kaya inumpisahan ko na ang pagbebenta ng sarap na ice cream. Ano gusto mo? Cup o cone? Ano? Dagdagan ko ba? Gawin naman ano natin, ang pangalan mo? Grace. Grace? Kano-ano mo si Grace po? Palakpakan natin si Grace. Tara. Taho, ice cream, soya. Ay, okay pa pala yun. Hindi umaambon guys, meron tayong problema. Pero hanggat hindi pa malakas yung ulan, kaya pa naman na. Kaya. Tara, eto na. Tara na. Ano, meron pa? Magana. Sa pagbebenta mo ng ice cream ay kailangan medyo mabilis ka gumalaw. Lalo na pag maraming bumibili. Thank you. At tuluyan na ang umulan. Naku, magpa-problema pa kami. Hindi namin matanggal yung payong. Kasi kailangan namin malipat dito eh. Gagamita kasi ng science. Okay! Purot din! Ito na ano? Talib yan. Oh! Ice cream kayo dyan oh! Ice cream! Mga bata, pinitin nyo na yung mga mama nyo! Ice cream kayo dyan, tol! Kuya, pag gantong umuulan, tinutuloy mo pa rin ba yung pagbebenta? Pag malakas ang ulan niya, inuwi ko na lang yung ice cream. Yung mga ganto, sa tingin mo, uuwi ka na dapat niya na hindi pa? Hindi pa. Mahina pa yan? Mahina. Okay. Pag malakas? Wala na. Uwi na. Hanggat mahina pa, kailangan makabenta na. Kaya, pili kayo. Magbibenta na sana ako ng tuloy-tuloy kahit pa umuulan. Pero biglang. Patapak pa tayo ng jackpot. Jackpot! Sabi nila, pag nakatapak ka daw ng jackpot, ay magkakapera. Kaya sana, love you. Totoo. Alright guys, so alas 12 na and it's time para mag-lunch. Kuya, pag nagla-lunch ka, usually anong kinakain mo? Saan ka kumakain? Gahanap ako ng karinderiya. Karinderiya? Kung saan ka kumakain, doon tayo kakain. Oh. Tara, let's go! Let's go! Sa pagpunta natin sa ating kakainan, ay meron pa akong kailangang pagdaanan. Tatahakin natin ang pinakamaputik na lugar dito. Kailangan maging sobrang ingat dahil pag nagkamali, ay pwedeng tumaob ang ice cream. Sobrang nakakapagod kaya nung nakakita ako ng magbubuko. Pwede ba makipag-swap? Yan ito ice cream tapos pay na makubuko. Okay. Sarap ng buko ni Kuya no. At maya-maya ay nakadaan din tayo sa patay na lugar. Alright
Alright, so nandito kami sa karinderya. Kakain na kami ni tatay dahil break time na. Now that we are done eating, we are now going back to sell some ice cream. English para kunyari international vlogger. At maya-maya sa paglalakad namin ay meron kami Pag na sino makahula ng pangalan ko, bibigyan ko ng ice cream. Ano pangalan ko? Ano? Aljun! Tama! Kuya Aljun! Kuya Aljun! Bibigyan ko kayo lahat ng ice cream. Ang unang makaubos ng ice cream, bibigyan ko ng 100 pesos. 2, 3, go! Pagkatapos namin maglaro ay pinagpatuloy na namin ang pagbebenta. Halos ilang oras na din ako nagbebenta. Nakakatuwa dahil nakakapunta din ako sa mga lugar na hindi ko napupuntahan. Maya-maya lang ay napadpad kami sa isang court. Huminto muna ako dito para magpahinga at napansin ko na sobrang daming bata. Kaya naisip ko na itong Toskoy na to, ito ang magdi-decide kung ililibre ko lahat ng bata dito sa court na to. Pagka ito tao, magkakasiya na tayo dito. Go, ito. Hop! Okay guys, so time check tayo. Ang oras natin ay 3:25 ng hapon. At sabi ni Kuya, natatapos siya magbenta ng alas 5. So meron na lang tayong almost 1.5 hours. Pero ito po yung laman ng ice cream natin. Marami-rami pa. Tapos yung nagagawa ako, sa gitna lang ako nakakakuha. Hindi ako kakasisanay eh. Pero mamaya kuha-kuha na rin ako sa gilid. Ang pinaka-goal natin, ma-sold out. Kahit medyo parang hindi na natin kaya. So tara na. Kuya, tara na. Tara na. Heaven! Away! Kahit ay posible na na ma-sold out pa to, ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagbibenta. Depende sa'yo, kuya. Isa sa mga bagay na na-realize ko is medyo mas mahirap yung ice cream pagdating sa bigat. Kasi mahirap yung taho kasi nasa balikat. Pero eto, ang mahirap dito is hindi katulad ng taho, pag kumukunti na lang yung taho, gumagaang. Eto, kahit pa maubos yung benta mo, mabigat pa din siya. Ayun yung pinagkaiba nila. As of now, ay kailangan kong tanggapin na hindi ko kayang ma-sold out ang ice cream. Hindi katulad ng taho at fishball. Pero dahil marami pa, ay nag-decide na lang kami na mamigay ng ice cream. Sa 20 years na pagtatrabaho mo, kwentuhan mo naman kami ng mga pinagdaanan mo sa pag-ice cream. Sa pag-ice cream. Mahirap. Sobrang hirap ang dinanas ko. Inaabutan ako ng ulan sa kalsada. Minsan may taong hindi maganda. Minsan hihingian ka, hihilang ka. Minsan hindi ka papasukin sa lugar nila. Sasabihan ka, huwag ka nang babalik dito. Kahit wala akong ginagawang masama. Dumating na ba sa point, kuya, na inisip mo na huminto na lang sa pag-ice cream? Minsan may time na ganun. Kasi minsan nahirapan din ako eh. Na gusto ko medyo sana magana trabaho lang. Hindi ko, nagtaguyod pa rin ako dahil sa mga anak. Ngayon, napakalaki ko na sila. Pag-aaral mo naman po? Pag-aaral. Dahil lang po sa pag-ice cream? Pag-ice cream. Nakapagpatayo rin ako ng maliit na bahay. Grabe. Kayo,
Advice ko lang sa inyo, kahit mahirap, sige, dire-diretso lang para maitaguin yung buhay natin, buhay ng mga pamilya mo. Kasusuko, kahit anong laban. Kahit mahirap, sige, kahit gar pa rin ang kayo para mabuhay lang yung pamilya mo. Sa experience ko bilang sorbetero, na-open dito yung pag-iisip ko sa iba't ibang pagod na nararanasan ng mga tao. Minsan yung pagod pala na nadadama natin eh wala lang pala yun sa pinagdadaanan nila araw-araw. Kaya sana, kung ano yung trabaho na meron tayo, ay mas pahalagahan natin. Mas gawin mo yung best mo, at by the time na marami ng blessings ang dumadating sa'yo, mag-bless ka din ng ibang tao. Penoy! Penoy! Penoy!